So, nag-start na kanina ang first hearing ng TVJ against Tape Incorporated for copyright infringement. And natutuwa lang ako kasi hopefully this will end the struggles. Pero mahaba-haba pang storya yan. And that remains to be seen, but I do hope na makuha talaga. And para sa akin, as well as Tito Sen, malaki naman ang kumpiyansa na talaga mapabalik sa kanila ang pangalang Itbulaga, which they really deserve, because all in all, first of all, talaga naman si Sir Joey ang gumawa ng pangalan, and kailan lang naman o kamay-kailan lang naman na pumasok ang ating mga Tape Incorporated on that essence. And napakasimple lang naman kasi nito, guys. Ang pinaglalaban ng TVJ ay yung pangalan. Meaning to say, kung i-incorporate mo yan sa today's generation or world, yun yung copyright. Whereas, ang tape at ang mga host ng tape, okay, ang pinaglalaban pala nila ay trademark. Ngayon, kung napanood nyo naman yung video, kudos to Models of Manila. Hi, sir. Thank you for doing your part in helping out. With the hearing and all, and in showing that on YouTube. So, thank you, Models of Manila. So guys, with that in mind, based dun sa sinabi ni Tito Sen, hindi nakakaintindi yung attorney ng Tape Incorporated, because ang lagi niyang sinasabi ay trademark. Trademark, trademark, trademark. Okay, fine, whatever. Para sa kanila, because for them, for Tito Sen, for TVJ, for the legit dabarkads out there, including my yours truly, ang trademark kasi parang may binding contract na yan na may expiration date, makakancel yan. Ang pinaglalaban naman ng TVJ is yung copyright nung name, nung Itbulaga na ginawa ni Sir Joey sa kusina. Kalahin mo yun talaga namang pinag-isipan. Sa kusina talaga, eksakto. Kainan. Boom. Noontime show. Longest running. Okay. So, yes. Yun yung ipinaglalaban nila. At mukhang, ano na naman eh. Mukhang taliwas na naman sa usapan to eh. Taliwas na naman sa usapan to na hindi naiintindihan pala nung Tape Incorporated, nung side nila. Alam mo yun? Kasi yung pinaglalaban is yung trademark, yung rights to the merchandise and everything. Iba naman nga naman talagang usapan yun. And simply put, okay, na pinaglalaban ng TVJ ay copyright. Copyright, yung karapatan sa paggamit ng pangalan na hindi ipinagpaalam ng Tape Incorporated nung umalis sila nung May 31. Nag-replace sila ng mga palabas na hindi ipinagpaalam. Guys, ilang beses na kayo nakapanood ng mga nireplay na palabas sa TV? Hindi ganun kadali para sa isang istasyon na ipalabas yung mga replay ng mga palabas noon, tulad ng Marimar, ng Voltes 5, ng Daimos, ng Dragon Ball. Okay, hindi ganun kadali na ipalabas yun without any sense of permission from kung sino man yung unang gumawa nun o kung sino man yung unang nag-broadcast nun. Kasi, copyright nga yun. Okay? May nababalitaan siguro kayo yung mga artista niyong paborito, yung mga singers niyong paborito na merong hinahablahan ng copyright yung kung sino man yung tao na yun na nag-publish ng
parts, clips, videos, songs na hindi nila pinagpaalaman nung election. Tatandaan yan. Siguro naman may isang celebrity na medyo pinagsabihan yung kabilang kampo, yung kabilang party na huwag gagamitin ang kanyang kanta. Kasi exclusive yun dun sa kinakampanya nila. Siguro makilala nyo yun. At meron din naman na iba pa. But just for the bottom line, tulad nga na sabi ni Sir Tito, for the bottom line, ang usapan ay ang pinaglalaban nila is yung copyright. The right to use the name. Right? And we all know for a fact kung sino yun. Yung mga vloggers na kumakampi at tumutulong sa TVJ, si Chris Ulo, Sir. Lagi ako nanonood sa iyo. So, yes, tama naman. Tama naman yung mga sinasabi mo, may katwiran ka. Model sa Manila for the video, yes. Without him, wala yung screen picture na yan na nakikita nyo. Okay. So, lahat yun, lahat ng mga vloggers na yun, I cannot tell who they are kasi ang dami nila eh. Okay, ang dami nila. Makikita nyo lang naman sa YouTube yun. So, kudos to them. And yours truly, kasi para sa akin, ha? Ang akin lang naman, ako isang maliit na tao lang. Tulad yun na nanonood lang din ng Eat Bulaga ever since. Channel 2 pa yan eh. Channel 9 pa yan. Kamo. Nanonood na ako niyan kasi syempre yun yung mga palabas nun eh. Okay, yun yung mga palabas nun noong tanghali. Student canteen na nabutan ko po yan. Halata naman, halata na sa edad. So yes, I'm happy to be a part of Eat Bulaga in my own special small way, and I do hope that it becomes even more than 50 years, right? So, tulad nga sabi ni late great Dolphy, aabot pa silang 50 years pero uugod-ugod na sila. Tapos yun ang sabi niya na for the fact na baka hindi na siya umabot dun. So, bless your soul, Sir Dolphy. So, even him, alam niyo, naniniwala siya na sa legit TVJ. So, in terms of copyright, yun lang yun yung usapan na dapat yung tapos na. Tama si Sir Chris Ulo eh. Dapat yun noon pa tapos na. Kaya lang kasi, pera na kasi yung kabulan dito eh. Yung boost ng pangalang Eat Bulaga. Alam niyo yun? Yung tatag ng pangalan na yun na binuo ng TVJ at legit dabarkads. For tape, it's an economy. It's financial growth. Kasi nga, trademark eh. But for TVJ, copyright, yes, it's for money. Also for financial growth. But the legacy, it's for the legacy. Yun ang pinaglalaban nila. And yun ang ipaglalaban nila. And I hope na makuha nila yung name ng Eat Bulaga. Na sana nga makuha na nila sa mas maagang panahon kasi matagal-tagal pa ang laban na to eh. Pero we will be there for them. I'm going to be praying for them and I hope that you do pray for them as well. Because tulad nga na sabi ni Sir Joey, basta kami nagsabi ng totoo, nagsabi ng totoo. Don't quote me on that. Hindi yun yung pagkakasabi niya. Pero yun yung halos yung essence na sinabi niya dun sa video. Alright? And yun din yung sinasabi ni Sir, ni Sen, Tito Sen, na hindi naiintindihan ng attorney nung tape yung legalities. Na iba yung copyright sa trademark. So, iba pala yung pinaglalaban ng tape. Bakit? Iba yung sinasabi. I don't know. Pero, this is just the first step. Alright, so,
we'll be seeing a lot more issues to come. And I do hope that it will all turn out for the best for TVJ, especially for TVJ and the legit dabarkads out there. So let's just look forward to this coming celebration, National Dabarkads Day, right? And I hope to be there. Masarap yon, masaya yon, big time yon. Pero okay na yun, nandito na lang siguro ako kasi wala magbabantay sa anak ko. At yes, like I said, thank you dun sa mga nag-subscribe, thank you dun sa mga nanonood. And just like I said before, kahit hindi na kayo mag-subscribe, okay lang yon. At least napanood nyo yung views ko, napakinggan nyo yung aking reaction about this, and I'm just really happy. But then again, thank you sa mga na siguro sinear nyo. Thank you dun. At tune in, and I do hope that everything goes well for TVJ. So yes, kudos to you, Sir Chris Ulo, Model sa Manila, and everyone who supports TVJ. Legit Dabarkads viewers, thank you for watching. You are, as me, Legit Dabarkads as well. So thank you so much for watching. You mga bashers, I'm sure that there are. And thank you so much for watching, if you are there. I'm just a little guy. Come on, I'm just a peon from a chess game. So, madali akong chibugin. So, madali ako ipain. Pero huwag naman. Okay. So, sana maintindihan nyo. Kasi kayo rin naman, bashers and all. Pag ginamit ang pangalan nyo, siguro parang okay. Pero pag ginamit sa hindi maganda eh, siyempre magagalit din kayo, di ba? And, isipin nyo na lang to. If you are posting your comments, your reactions on YouTube as a content, pag ginamit ng iba yon, makaka-copyright sila eh. So, ganun din eh. Ganun din yung nangyayari sa TVJ na dapat naiintindihan ng team. Okay? Kaya nga wala sila sa Facebook eh, kasi nga nireport as copyright eh. So, mabilis umaksyon ng Facebook, ganun din ang YouTube, at ganun din ang kahit anong social media. Once it is a copyright issue, quick! Or a chance to explain yourself para hindi naman kayo maligwak. Diba? Alam nyo na yun. Pero yes, thank you. Yun. Ako magpapaalam muna. Thank you so much for watching. I do hope that we get to see TVJ reclaim what it is theirs and what is rightfully theirs. Thank you. Chan Chan Gamer 0024 signing off.